Rolling. Good day mga bossing. So ipapakita ko sa video na to yung aming version 2 na car camping bed. Bali, this time, lightweight na to, mas madaling i-assemble at spacious. Buksan natin aming maliit na espresso. So pag binuksan, basically nandiyan na lahat ng ating pang bedding. Meron tayong mga unan. At i-ice ko lang. Tanggalin ko lang muna to. Yan. Ito yung aming mga unan. Tanggalin ko lang ito. At dito pa yung bag ni Mrs. Tanggalin lang yan. So, ito na yung ating magiging foam. Sa unang version kasi, 6 inches na foam yung ginamit namin. This time, nagpa-customize kami ng foldable 2 inches lang na solid Uratex foam. So ito siya. Tanggalin ko lang muna to. Lagay sa roof rack para makakilos. And then ito yung bali pinaka-simpleng build na ginawa ko para magkaroon tayo ng support doon sa gap. Then ito siya. Meron siyang foldable na legs. Ganyan. Napakita ko kung saan ito ilalagay. Okay. I-move lang muna natin yung upuan. Ayan. Captain chair sa unahan. At yung passenger. Passenger? Passenger. At yung passenger seat. Move din sa unahan. Tapos, lipat. So, ito na yung binild ko. Para siya dito. Yan. And then, meron pang isa yan. Meron ding foldable na legs. Yan. Bali, bago ko i-assemble, pakita ko lang sa inyo yung ginamit kong equipment. Cameraman, lapit. So, ito, nabili ko lang siya sa Lazada. 200 pesos, 4 pieces na yan. 2 sets yung binili ko, 8 pieces yan. Apat dito sa kabila, apat dito. Bali, 400 pesos sa Lazada. Yung link, lalagay ko na lang sa description below kung gusto nyong gayahin. So, madali lang siya i-fold. Ganyan lang. Pupush lang. So, easy to assemble and disassemble. Ganyan lang siya. Ayan. Para anytime, pwede namin itong madala. Anytime na gusto namin mag-camp. And then, dito lang siya. Ayan. Ayan. Yan lang siya. And then, secure lang natin. Para flat talaga. Ayan. So, basically, ganyan lang yan. Then, yung ating foam. Set up natin. Ito. Ayan. Pa. Ayan. So, ganyan na siya kapag na-set up. So, very easy lang naman. Ngayon, baka magtaka kayo, eh, nasan yung sandalan? Tinanggal kasi namin yung sandalan at napakita na namin yung sa previous vlog. Ganito siya tanggalin. Tanggalin ko lang muna to. And then, tatanggalin natin itong sandalan sa likod at huwag kayong mag-alala, madali lang yan tanggalin. Kailangan lang natin matulis na bagay, kagaya nitong gagamitin ko, nail cutter. Itong part na to, hindi ko alam tawag dito eh. Ito yung pantutusok natin. At ipo-fold muna natin itong sandalan sa likod. Okay? Pagka-fold, ito yung cover. Yan, tutusukin lang natin yung butas. Tusukin nyo lang dyan yung pinakalock. Habang tinutusok nyo, i-push nyo itong taas. I mean, alalayan nyo ng isang daliri. Yan, ganun lang. Ito sa kabila. Tusukin lang natin. Yun. Yan na. Tanggal na. Ito yung dalawang lock natin. Tatabi ko lang. Baka mawala. Natanggal ko na yung dalawang lock. So, madali nang tanggalin to. Yun lang. Iaangat lang.
Yun. Natanggal ko na. And then ilalagay natin 'to sa unahan ng sasakyan. Mo, bebe. Okay. Ito na yung front view. Okay, dito ko muna nilagay yung sundalan. Ayan. Bali yung foam, pinakustomize namin dito. So sa seller na yan, sinunod naman yung sukat na binigay ko. I-message nyo lang kung gusto nyo magpagawa sa kanya. So, tri-fold to. Napo-fold siya. Itong pinaka-trunk namin, meron pa yung magic sa ilalim. So basically, itong baba kasi sa may trunk, nakalubog pa yan. So hindi magpa-flat yung hihigaan namin kung hindi ko ginawa ng ganitong bali, simple build lang naman ng wood. So ganyan siya. Sa palochin ako lang nabili. Tapos yung ilalim niya is pwede pang gamitin ng mga paglalagyan ng gamit. So basically, ito yung aming awning. Ito yung aming foldable table. Ito yung bagong bili naming tailgate tent na isa-setup ko maya-maya. Tapos, yung aming lutuan, butane. Meron tayong rubber mallet para sa mga pegs. Meron tayong sapen at yung mosquito net. So, nagkasya silang lahat dyan. Ayan. Siyempre, lalagyan natin ng sapen. Siyempre, yung ating mga unan. And sa ilalim, mga bossing, meron pa tayong space. Yan, storage. Pwede nating lagyan pa ng mga gamit. So, na-maximize talaga namin yung... Ayan. Next time, pagka meron na kaming power supply generator, dito ko pinaplanong ilagay sa part na yan. So, ayan na yung aming bed. Alright. Testing. Perfect. 5-star hotel. 5-star hotel. Pa-deliver nga po ng breakfast in bed. Pakibilis. Oh, kala mo talaga. Very comfortable.